Dante, kung hindi pag-uudyok, para saan ang pamimigay nila ng pamphlet? Angela, ayon sa Kilusang Mayuuno o KMU, nais lang nilang bigyang diin at iparating sa pamahalaan yung kanilang mga hinaing. Kabilang na nga dyan, Angela, yung mass testing, libreng bakuna sa para sa lahat at gayon din yung pagbibigay ng trabaho o ayuda sa mga naapektuhan ng pandemya at higit sa lahat ay itigil na umano ang ginagawang red tagging. Sinabi ni KMU Secretary General Jerome Adonis, wala silang hidden agenda dahil matagal na umano nila itong isinisigaw. Pakinggan po natin si Jerome Adonis, ang Secretary General ng KMU. Eh bakit kailangan manawagan kayo? Tama na, sobra na, patalsikin na. No? Again, uulitin ko. Ito po ay naging demands ng mga manggagawa at mamamayan bago pa ang mga community pantries na to. Hindi rin ito nangangahulugan na sinasamantala nila ang pag-organisa nitong mga community pantry para sa kanilang layuning papagsakin ang administrasyon. Higit sa lahat, hindi ito pakana ng CPP, NPA, NDF. Hindi po totoo na ginagamit namin yung community pantry. Inadapt namin yung community pantry dahil initiative ito ng mga ordinaryong kababayan natin, mga kapitbahay. Sa ibang community pantry, Angela, naman ay gaya ng sa Barangay UP Village at Barangay Central, maayos at tahimik naman ang pamamahagi ng tulong, ngunit nangangamba ang mga organizer na baka makasama sila sa mga mapaghihinalaang kasapi ng mga progresibong grupo. Sana po kami rin po ay mapangalagaan yung seguridad namin, yung security namin, kasi takot nandun tayo rin yung pangamba na yun nga, tatargetan tayo kahit wala tayong ginagawa. Wala naman po, pumila lang po ako. Opo, basta naka face shield, naka face mask. Dito po wala pong rekisito, basta ang pinapalaganap nga namin na prinsipyo ay yung magbigay ayon sa kakayanan at kumuha batay sa pangangailangan. Bukod sa pamimigay ng pulyetos dito sa KMU Community Pantry, may pinipirmahan din sila para o pinapipirmahan din para sa mga kumukuha ng ayuda na petisyon umano, tulad ng pagbibigay ng 10,000 pisong ayuda kada buwan sa mga nawala ng trabaho, kabuhayan at ang pinakamahirap na mamamayan. Subalit, Angela, paliwanag ni Adonis, walang sapilitan para pumirma sa kanilang petisyon. Giit pa ng KMU, itigil na ng NTF, LCAC ang ginagawa nitong pangre-red tag sa mga organizer at sa halip, ibigay na lang umano ang kanilang bilyong-bilyong pondo sa Entel Fund bilang ayuda sa mga apektado ng pandemya. Angela, sa ating nga pag-iikot dito sa ilang mga community pantry dito sa Quezon City, ating tinanong yung mga nakatanggap na mga ayuda kung bilang kumpirmasyon doon sa sinasabi nga ng NTF-LCAC na mayroong mga pinamigay na mga pulyeto, mga poster. So far, ito pala ngayon dito sa KMU ang ating na kumpirma na mayroon nga talaga, Angela, pero yung iba ay wala naman, maayos naman. At sa katunayan, Angela, ay nakita nga rin natin kanina pati yung mga kawani ng Armed Forces of the Philippines ay kasama sila sa mga namahagi ng mga gulay bilang pagsuporta umano sa mga nasabing community pantry. At ayon naman sa Department of Justice, sa mga na-red tag na mga pulis na isa ilalim sa profiling, ay maaari naman silang mayroon naman silang legal remedy o resort. Maaari silang magtungo sa Office of the Prosecutor General ng DOJ kung sila ay magsasampa ng kasong kriminal. Samantala, kung ito naman ay civil na complaint, ay maaari silang dumirekta sa mga korte. At kung ito naman ay administratibo at kung ang inirereklamo ay mga kawani ng PNP, ay maaari silang magtungo sa mga pamunuan ng PNP o kaya sa DILG at
na ang AFP. Yan ang ating pinakahuling balita. Balik sa iyo, Angela. Yes, Dante, may mga nakausap ka ba dyan na ating mga kababayan na nakikinabang sa community pantry kung saan na mayroong namamahagi ng pamphlet? Kung apektado ba sila ng ganitong klaseng gawain o okay lang sa kanila as long as meron silang makuha na ayuda mula dyan sa community pantry na yan, Dante? Yes, Angela, na may nakausap nga tayong iilan, no? Ayon naman sa kanila, ang kanilang kailangan talaga sa ngayon ay hindi yung sinasabing pakikipagbaka sa gobyerno. Ang kailangan nila anila sa ngayon ay may matatanggap silang ayuda at may makakain yung kanilang pamilya. Kaya nga ayon sa kanila, kung pumipila sila, mayroon mang ibibigay sa kanilang mga pampleto, ay handa silang tatanggapin ito dahil ang kanila namang pinakalayunin talaga ay makakuha ng ayuda, Angela. Alright, maraming salamat sa iyo, Dante Amento.